Ito po ang mga materialis na gagamitin natin ngayon. Gagawa tayo ng taniman ng halaman sa pamamagitan ng mga luma at mga labis sa pinaggamitan. Ito po yung ating itataklob o itatakip. Ito po ang ating unang gagawin. Kukuha tayo nitong ating mga labis sa pinagkikiwaan ng bahay. Ito ay ang PVC. Ang sukat po nito ay 4 o mahigit pa. Ito po ang ating gagamitin. At gagamit din po ang wala po itong sarado sa butas. Gagamit po tayo ng styrofoam para ito po ay ating ilagay sa dulo para ating gawing pang sarado. Ito po. At atin po itong guguhitan. Ano? Tapos atin po itong lalagariin. Ito po. Yan. Sino pong gugahitan? Yan. Tapos atin po itong lalagariin. Yan. Ito ang gagawin natin pangtakip sa butas para hindi po lumabas ang lupa. Po, yan. Yan po. Yan. Yan po, yan. Magigitan natin para hindi ito lumabas ang lupa kapag ito yung atin lang natakpan. Yan. Okay. Ang sarod natin gagawin ay ang paglalagari ng kanyang bilog para ito ay mailagay. Ito muna, nilalagay natin muna itong ating gagamitin na lagari. Ito siya.
yan. Makalabas ang lupa. Yan, ganyan lang po. Meron pa tayo ng dalawa. At tapusin po natin ang paggawa ng bilog para sa kabila. Ito na. Susukat dito sa isa. Ito yung tama. Ilagay dito sa kanyang butas. Ito pwede. Ito pwede. Marip po ito. Sarado na lang kabilang butas. Ayan na. Ayan po, ilalagay na po ulit natin sa kabilang dulo para hindi makalabas ang lupa pag ito ay nilagyan. Ito. Ayan po. Ito ilagay. Ayan na. Napalagay niyo po. Ayan na. Okay. Tapos na. Magbubutas na lamang tayo. Sabot ko ay ating bubutasan ang kanyang dulo para mabutalian at nang hindi makalabas ang kanyang sarado. Yan. Pwede naman siguro apat lamang. Yan. Apat-apat lang. Yan. Pwede na siguro yung apat na yun. So, yan. Pwede rin tagdagan. May apat. Dito pa. Silang dulo naman.
siguro butasan. Para hindi makalabas ang kanyang pansarado sa butas. Lagyan natin ng tali. Kahit matawan. Siguro magkakatapat ang butas nito para pagtinalian ay naayos at maganda. Bubutasin natin lahat ang mga dulo nito para hindi makalabas ang kanyang pansarado. Ayan. Lalagyan natin ang kawad para hindi lumabas ang patip. Ito o. Lalagyan po natin ang kawad. Ang dulo nito. Ayan. Okay. Uy! Ang kawat. Ang kawat. Walang tika ako na yan. Ang kawat. Ang kawat. Hindi. Nilalagyan ang dulo para hindi lumabas ang kung ano, yung takip ng lupa. Yung lupa ito eh. Nakalaga ng lupa para tatanam ng pechay. Hindi na makakalabas ng ano, yung mga nakasarado din eh. Dahil may nakalock na, nakakawad. May silicone na yata? Ha? Meron. Ayos na lang. Yan o. Lagyan mo silicone? Oo. Hindi, maganda foam. Para wag lalo mampas sa lupa. Ito yung nakaganito na, hindi nalalabas ang lupa. Nakalangan na hindi makalabas yung lupa. O tubig. Pwede rin tubig. Para hindi makalabas. Okay. Kailangan kilo ng dulo para hindi siya lumabas. Okay. Isa pa.
protection yan para hindi makalabas yung lupa o tubig. Gagamit natin sa ating tatanim. Ayan, lalak natin ang dulo. Cutting portion ito. Lure natin ay big 38 to 39. Ginagulito ang 66 inches. Six inches. Tapos ito ay ating bubuhit ng sigit na
gagawin, susukatin natin kung ilang haba nito, kung haba nito. Ayan. Ito ay 53. Sino ka ito eh? 53. 56. Ay. Ay, kung ito ay 4. 40. Ang mga ito. Isa, dalawa. Tatlo, apat, lima, anim. Ito, walo. Ito yung una. Pangalawa. 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 Thank you.
na. Maglagay po tayo ng buhangin. Maglagay tayo ng buhangin. Lagyan uloy natin ito ng semento. Lagyan natin ng semento at ating hahaluin. Yan. Lagyan po ating ng semento. Yan. At ating tama siguro yun. Yan. Tapos ating hahalo-haloin. Ayan. Ngayon ito natin mabuti. Ayan. Para maghalo-halo ito ng maganda. Ayan. Tapos ito po ay ating tutubigan. Tutubigan po natin. Asahan po ulit natin. Maayos ang pagkakahalo. Lagyan pa ulit natin sa mga PVC. Ito po ay mayroong styro sa loob, no? Ayan, no? O, tapos ayan, no? Ayan, no? Ayan, 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 ayan. Ayan po ang isa. Ito po ay dalawa, eh. Ito, lalagyan din po natin ito. Meron din po itong styro sa loob, ayan, no? Styro. Lalagyan din natin ito ng semento. Ayan po ito. Ayan. Pero pwede na ito. Okay. Na ito na ang ilalagay dito sa ating papatigas na po natin dito. Ayan, o ito pong patitigasin, patigasin natin po ang semento. Ayan, dalawa na sila. Ayan, o dalawa na. Ito, para kung na itong mayroong lagay na semento sa yan, o may semento na, yan, o may semento na siya, may semento na siya. Okay, tapos na kukuha po tayo ng semento at ating pong ilalagay dito sa haluan. Ah.
Tapos atin pong haluin. Ayan. Pagka ito po ay halong-halo na, at maganda na po ang kanyang mixture. Ayan. Ito po ay ating ihuhulog dito sa loob ng ating PVC tube. Ayan. Ayan po. Ayan. Huhulog po natin dito. Ang purpose po nito ay nang hindi masira yung cover sa likod. Ayan. Atin po siyang dadagdagan ng semento. Lalagyan. Ayan po. Ayan. Tapos taktak natin para po masiksik. Para po masiksik ang kanyang laman. Ayan po. Ayan. At ito po ay ating papatuyuin. Sunod po ay kukuha pa ulit tayo ng isa pa itong ating number 2 na ating PVC pipe. Huhulugan din po natin ito ng semento. Yan. Ganyan po. Lagyan po natin ng semento. Yan po. Oh. Yan. Para po hindi masira ang cover na styrofoam. Yan. Puno na po siya. Ito po ay ating patitigasin na. Yan po. Oh.